From among the many basic and higher education institutions located in the province, is its lone premier standard bearer and the only state government-run higher education institution in the locale. This is Pangasinan State University. Chartered through Presidential Decree 1497, the Pangasinan State University became operational in 1979. What came to be PSU was an integration of six government-supported institutions in the province. Bago magtagumpay, kailangan munang sumablay sa mga binabato ng buhay kasama ang aray. Padayo sigmura'y sumusuko, nagre-reklamo, kumakala. Di nakakabusog ang pangarap, sadyang walang laman. Kumayod lang ng kumayo, huwag kang naayaw. Kahit walang makapitan, huwag kang bibitaw. Kasama sa tagumpay, tamang daan official, it's now President Rodrigo Duterte. The Philippines has a new president. Nakuha ng pambang na silver medals sa women's weightlifting. President Duterte has signed into law the Universal Access to Quality Tertiary Education Act. Akademikong taon 2019 hanggang 2020, saksihan muna natin ang pagmartsa ng mga opisyal ng pamantasan kasama ang ilang mahalagang personalidad. Unahin po natin ang ehekutibong direktor ng Open University System, Dr. Marie Claire Briones, kasama po ang Deputy Director, Dr. Philip Queroda. Ang katuwang na direktor para sa
Academics, Pananaliksik at Extension, Dr. Gemma M. De Vera, kasama Dr. Cristeta C. Dulos. Sa Ehekutibong Direktor ng Alaminos Campus, si Dr. Renato Salcedo. Mula sa campus ng Asinggan, narito ang kanilang Ehekutibong Direktor, Dr. Valentin Calpo. Para naman sa Bayambang Campus, ang Ehekutibong Direktor, Dr. Lisa Kimson. Mula sa campus na sentro ng kagalingan, ang kanilang Ehekutibong Direktor, Dr. Roy C. Ferrer. At mula sa campus ng Infanta, ang kanilang Ehekutibong Direktor, Dr. Ian Evangelista. Mula po sa campus ng Lingayen, narito ang kanilang butihing Ehekutibong Direktor, Dr. Lorna G. Orbistondo. At mula sa campus ng San Carlos, narito ang kanilang Ehekutibong Direktor, Dr. Adonis Bautista. Mula po sa campus ng Santa Maria, narito ang kanilang magiting na Ehekutibong Direktor, Dr. Armando D. Junio. Mula naman sa campus ng Urdaneta, narito ang kanilang Ehekutibong Direktor, Dr. Honorio Casculan. Unahin po natin ang mga mahuhusay na direktor at puno ng iba't ibang unit mula po sa tanggapan ng Pangulo. Mga masisipag na direktor at puno ng iba't ibang unit mula po sa tanggapan ng pangalawang Pangulo para sa administrasyon. Tunghayan naman po natin ang pagmartsa ng mga mapanuring direktor at puno ng iba't ibang unit mula sa tanggapan ng pangalawang Pangulo para sa akademikong gawain at panuhay na serbisyo. Narito naman po ang mga mahuhusay na direktor at puno ng iba't ibang unit mula sa tanggapan ng pangalawang Pangulo para sa pananaliksik, extension at inobasyon. Tunghayan po natin ang pagmartsa ng mga magigiting na direktor at puno mula po sa tanggapan ng pangalawang Pangulo para sa pagpaplano at pananalapi. Narito naman ang mga mahuhusay na direktor at puno ng iba't ibang unit mula sa tanggapan ng pangalawang Pangulo para sa kalidad na katiyakan. Mga kaibigan, tunghayan po natin ang pagmartsa ng mga magigiting na pangalawang Pangulo ng ating pamantasan. Narito po ang pangalawang Pangulo para sa administrasyon, Dr. Maria Corazon Puzon. Susunod mga kaibigan, ang pagmartsa ng pangalawang Pangulo para sa akademikong gawain at panuhay na serbisyo, Dr. Manolito C. Manuel. Ang pangalawang Pangulo para sa pananaliksik, extension at inovasyon, Dr. Paulo V. Senas. Pangalawang Pangulo ng Pagpaplano at Pananalapi, Dr. Marcelo C. Gutierrez Jr. Po ang magiting na pangalawang Pangulo para sa kalidad na katiyakan, Dr. Albert Galas. Ngayon naman mga kaibigan, salubungin po natin ng mainit na palakpak ang mga mahalaga at pinaka-espesyal na personalidad sa programang ito, ang mga magsisipagtapos ng may karangalan. Narito po, mula sa campus ng San Carlos.
Nagtapos ng Bachelor of Science in Hospitality Management, Magna Cum Laude, Binibining Merjolin P. Atiga. Kasama ni Binibining Atiga ang kanyang mga masasayang magulang. At ngayon naman po mga kaibigan, salubungin natin ng masigabong palakpak mula sa Pangasinan State University Bayambang Campus na kumuha ng kurso na BSE Major in Biological Science, walang iba kundi si Ginoong John Joseph De Vera Sarate, Magna Cum Laude, kasama ang kanyang magulang. Mula naman sa campus ng Lingayen, kilalanin po natin ang isang magtatapos bilang cum laude sa kursong Bachelor of Science in Hospitality Management, Binibining Cristina Ceres Quintos Abrigo. Kasama ni Binibining Abrigo ang kanyang mga magulang. Naman mga kaibigan, saksihan po natin ang pagmarcha ng isang cum laude mula sa PSU San Carlos na Major in Bachelor of Secondary Education, Major in Filipino. Walang iba kundi si Ginoong Mark Anthony Safanta Laluan, cum laude, at kasama ang kanyang kasintahan. Mula sa campus ng Bayambang, nagtapos siya ng Bachelor of Science Secondary Education, Major in Mathematics bilang cum laude. Palakpakan po natin si Ginoong Freeman J. Makayana kasama ang kanyang butihing ama. Rehente ng mga mag-aral, walang iba kundi ang kagalang-galang Gian De Vera. Rehente ng kaguruan, kagalang-galang Dr. Elmer Vingua. Ang kasalukuyang pansangay na tagapamanihala sa Dibisyon ng Lalawigan ng Tarlac at ang mangunguna sa panunumpa ng mga magsisipagtapos sa alumni, Dr. Ronaldo A. Puzon. Ibigay po natin ang pinakamainit na pagtanggap at pagkilala sa ating mahal na Pangulo, Dr. Dexter R. Puten. Bigyan po natin ng karampatang pagpupugay at pagpapahalaga ang simbolo ng kapangyarihan ng tanggapan ng Pangulo. Dala po ng ating legal officer, Attorney Darius D. Guzman. At imbigyan ng pugay ang mahalagang simbolo ng ating bansa, kultura at universidad. Ang pagmarcha ng mga sagisang, watawat ng ASEAN, watawat ng Pilipinas, watawat ng Pangasinan State University, at watawat ng mga campus. Ama naming Diyos, tagapaglikha ng langit at lupa,
Tanggapin po ninyo ang aming pagkilala sa inyong kadakilaan, kapangyarihan at kamahalan bilang aming Diyos at tagapagligtas. Nilayon po ninyong daanan namin ang maraming pagsubok at hirap, hindi para kami ay manghina, kundi upang kami ay masigit na lumakas at tumibay sa pananampalataya. Sa aming kasalukuyang kalagayan na humaharap sa pandemya ng COVID-19, hindi matitinag ang aming pananampalataya sa inyo at hindi matitibag ang paninindigan namin na maglingkod sa inyo sa larangan ng edukasyon kung saan kami ay inyong tinawag at inalagay. Kaya mula sa pinakamataas na pamunuan ng Pangasinan State University, sa paggiyan ng aming mahal na presidente, Dr. Dexter R. Butted, hanggang sa mga estudyante at ang kanilang mga pamilya, patuloy ang pagsulong ng makina ng edukasyong dekalidad, ng serbisyong maaasahan, at ng matayog na pangitain na ibigay ang pinakamahusay na paglilingkod sa inyo o aming Diyos. Sa araw po na ito, tanggapin ninyo ang aming taus-pusong pasasalamat dahil noong ang iba ay magpasyang tumabi muna dahil sa pandemya, kami dito sa PSU ay nagpasyang magpatuloy at humarap sa mga hamon ng pagkakataon. At nakita namin, naramdaman namin, at naranasan namin ang inyong proteksyon, ang inyong pag-ibig, at ang inyong gabay at lakas. At sa araw din pong ito, O Diyos, dinadala namin sa inyong banal na trono ang programang ito na siyang maningning na patunay ng mga pagpapagal namin gamit ang mga kaloob at kakayahan na ibinigay ninyo sa amin. May katiyakan kami, O Diyos, na ang aming mga graduates ng Batch 2020 ay kasing husay, kasing galing, at kasing handa kagaya ng mga dekalidad na mga graduates namin sa mga nakaraang taon. At ang dalangin namin, O Diyos, ay dalhin po ninyo sila sa kanilang maliwanag na kinabukasan. Patuloy po ninyo nawang pagpalain, O aming Diyos, kami na nananatili dito sa PSU upang patuloy na maglingkod sa bayan at sa inyo. Kasama na ang mga susunod na magiging graduates sa susunod na mga taon. Sa inyo ang kadakilaan, karangalan at kapangyarihan, ngayon, bukas at magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ang Espiritu Santo. Amen.
kapansinan niya binabli. Dahan mo tani aligwas, diuragot ko lawas. Dahan puso Pangasinan, Direktor para sa katiyakan ng kalidad, para po sa paglalahad ng pulisiya, Dr. Winnalee T. Fajardo. Mabiyayang araw po sa lahat, mga kapwa PS Unions, sabay-sabay nating bigkasin ang pulisiya para sa katiyakan sa kalidad. Tumayo po tayong lahat, ang Pangasinan State University ay kikilalanin bilang isang premier na pampamahalang pamantasan sa ASEAN na nagbibigay ng dekalidad na edukasyon at nakasisiyang serbisyo sa pamamagitan ng instruksyon, pananaliksik, ekstensyon at produksyon. Inaalay namin ang aming kadalubhasaan at kayamanan upang makahubog ng mga profesional na nakakatugon sa pangangailangan ng industriya at ng iba pang sektor sa nasyonal at internasyonal na komunidad. Patuloy naming paghusayin ang aming pamamahala bilang tugon sa nagbabagong kapaligiran at suporta sa estratehikong direksyon ng institusyon. Upang ipakilala ang mga magsisipagtapos mula sa campus ng lungsod ng Urdaneta, narito po ang kanilang butihing ehekutibong direktor, Dr. Honorio L. Cascolan. Mapagpalang araw po sa lahat. Patuloy ang pagpupunyagi ng pamantasan upang maging sentro ng kahusayan sa pag-atid ng serbisyo. Nakasalalay sa klase ng paglilingkod ang kalidad ng mga akademikong programa nito. Kagalang-galang na Pangulo, malugod ko pong iniharap sa inyo ang mga magsisipagtapos mula sa campus ng lungsod ng Urdaneta. Natitiyak ko po na ganap na nahasan ang kanilang kakayahan, na ibahagi rin sa kanila ang mga kaalamang magsisilbi nilang sandata upang matugunan ang pangangailangan ng nagbabagong mundo. Upang ipakilala ang mga magsisipagtapos mula sa campus ng lungsod ng San Carlos, narito po ang kanilang mahusay na ehekutibong direktor, Dr. Adonis C. Bautista. Mapagpalayang araw po sa ating lahat. Pangunahing adhikain ng pamantasan ang paglilingkod sa bayan at malasakit sa kapwa. Ang mga makabuluhan at aktibong programa sa pananaliksik, extension at inisyatiba ng PSU ay patunay na nakapag-aambag ito sa lipunan upang maiangat ang kalidad ng pamumuhay ng mga Pilipino. Naging tulay ang PSU sa pagtupad sa pangarap ng mga batang ito at sa mga darating na panahon, ako'y nananalig na sila'y mangunguna sa pagkilos para sa progreso at transformasyon ng lipunan.
kagalang-galang na Pangulo, karangalan ko pong iharap sa inyo ang mga magsisipagtapos mula sa campus ng San Carlos.
Pangasinan State University.
logical in Davos, practical, holistic development. Inihas technology will lead away from north to south, east to west of Philippines. The PSU reduces globally competitive, morally upright professionals to meet the local and global demand. Demands. We love all the sea and the state unique.
Probably.
divorce, protect the al. Holistic development, ini-as technology will lead away from north, south, east to west, the Philippines, the PSU. Reduces globally competitive, morally upright professionals to meet the local and global demands. Without Pangasinan State University, Pangasinan State University, Pangasinan State University, I proudly belong. We love Pangasinan State University. We love Pangasinan State University. I love Pangasinan State University. We love Pangasinan State University. We love Pangasinan State University. We love Pangasinan State University. Pangasinan State University. Pangasinan State University. I proudly belong. Pangalawang Pangulo para sa akademikong gawain at panuhay na serbisyo, Dr. Manolito C. Manuel. Mahal na Pangulo, sa aking pagganap sa tungkulin bilang pangalawang Pangulo para sa akademikong gawain at panuhay na serbisyo ng Pangasinan State University, ikinararangal kong iharap sa inyong kabuuan 879 na kandidato para sa pagtatapos ng akademikong taon 2019-2020. 498 mula sa campus ng San Carlos at 381 mula sa campus ng Urdaneta. Sila ay matamang inindoso ng mga kasapi ng lupong akademiko ng campus noong ika-4 ng Agosto 2020 at inindoso rin ng mga kasapi ng lupong akademiko ng pamantasan noong ika-7 ng Agosto 2020. Pagkatapos ng pagsang-ayon ng dalawang lupon, ang mga kandidato ay inindoso sa mga kasapi ng lupon ng mga rehente at agad na napagtibay bilang magsisipagtapos ng taon 2020 sa bisa ng resolusyon ng lupon bilang 86 Serien 2020 na inilabas sa isang referendum. Mahal na Pangulo, buong kagalakan po nilang hinihintay ang inyong paggawad.
panauhing pangdangal at tagapagsalita ay tubong Bukawi, Bulacan. Siya ay pinanganak noong 2 ng Agosto taong 1975 at pangalawa sa apat na supling ni na Brother Eddie Villanueva at Sister Dory Villanueva. Nagtapos siya ng bachelier ng agham sa komersyo at nagpakadalubhasa sa economics sa Universidad ng Santo Tomas kung saan niya ipinamalas ang galing bilang varsity player ng basketball. Natapos din niya ang kanyang masterado sa Business Administration sa Harvard University sa Estados Unidos noong 1998. Tumugon siya sa tawag ng tungkulin sa kapwa at bayan. Nagsilbi siya bilang chairman ng Kristiyanong Kabataan para sa Bayan, isang samahan ng mga Kristiyanong Kabataan sa Jesus is Lord Church Worldwide na itinatag ng kanyang ama. Siya ang naging pinakabatang miyembro ng Kongreso na nanungkulan bilang tinatawan ng CBAC party list, Citizen Battle Against Corruption, mula 2002 hanggang 2010. Nakilala rin siya bilang Test the Man. Bunga ito ng kanyang mahusay na paglilingkod bilang Director General ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA mula 2010 hanggang 2015. Ang kanyang malinis at matapat na panunungkulan bilang mambabatas sa loob ng 3 termino at mga isinagawang pagbabago at pagpapaunlad sa TESDA ay ilan lamang sa mga naging dahilan kung bakit siya naluklok bilang senador sa pambansang halalan noong 2016. Kung saan siya ang nakakuha ng 2 sa pinakamataas na bilang ng boto na umabot ng higit 18 milyong boto. Ilan sa kanyang mga makabuluhang panukalang batas ay ang security of tenure na naglalayong mawakas ang endo, ang pagkakaroon ng maayos na waste disposable management sa bansa, parusa sa mga nagkakalat ng peking balita at ang Senate Bill No. 1834, ang Philippine Digital Workforce Act na naglalayong mabigyan ng trabaho ang mga nawalan ng hanap buhay dahil sa pandemya. Mga kaibigan, ako po'y naniniwala na ang matapat na paninilbihan ng ating panauhing tagapagsalita ay bunga ng paggabay at pagtuturo ng salita ng Diyos ng kanyang mga butihing magulang. Magkapa PSUnians, karangalan ko po na ipakilala sa inyo ang isang matapat na anak ng Diyos, isang mabuting Filipino, isang huwaran ng matibay na pananampalataya at responsabling mamamayan, Senador Joel Villanueva. Lubos na pagbati po sa inyong tagumpay. Sama-sama po tayong nakarating sa araw na ito sapagkat hindi po natin sinukuan ang isa't isa. Kung paano po naitawid ang edukasyon sa gitna ng pandemya, ito'y tanda lamang ng katatagan at kahusayan ng ating buong pamantasan, ang minamahal po nating Pangasinan State University. Noon at lalo na po ngayon, naging sagisag na ng husay, ng tatag at punyagi ang PSU, hindi lamang po sa lalawigan, kundi sa buong rehiyong Ilocos. Subalit, hindi po ito dahil lamang mayroon tayong ISO 9001:2015 certification, dekalidad ang ating mga degree programs, o mataas ang ating passing rate sa mga licensure examinations. Ang tunay po na dahilan ng ating katatagan ay nasa puso at isip ng isang PSUnian at graduate na kasama natin ngayon, ang kanyang pangarap. Ang pangarap po na ito ang hindi kayang gibain ng pandemya, hindi kayang itumba ng anumang bagyo o pagsubok na ating kinakaharap. Ang pangarap po na ito ang nagtulak sa ating lahat para ipagpatuloy ang edukasyon sa pamamagitan ng flexible learning. Ang pangarap po na ito ang dahilan kung bakit tayo pong lahat ay nakarating sa araw na ito. Our dear graduates and students, we want to thank you wholeheartedly for giving us the reason to wake up every morning still motivated and excited, do our best at our work, and to live and cope with the changes around us. We can't afford to fail you by letting this pandemic derail your education. Yes, the COVID-19 may be changing your dreams, but still, dream big.
That's what I have been saying to all graduations that I have attended. Continue to dream big. Bilang inyong empleyado po dito sa Senado at dating kalihim ng TESDA, kaya nga po tayo natawag na TESDA man, naging saksi po tayo sa maraming mga pangarap ng ating mga kabataan na natupad ng dekalidad na training at world-class training. Ang inyong malalaking pangarap din po ang pinaghuhugutan natin ng dahilan ngayon para patuloy po na humanap ng paraan para tulungan ang buong sektor ng edukasyon na isa sa mga hardest hit sector ng COVID-19. Hayaan niyo po akong magbanggit sa inyo ng ilan sa ating mga ginawa, mga panukalang batas at ilang mga naging batas na sa kasagsagan ng pandemya. Una po, ang karagdagang 3 bilyong piso para sa pagpapayabong ng ating mga smart campuses sa ilalim ng Bayanihan 2. Ito po ang ating naging ambag noong tinakel ang batas po na ito. Umaasa po kasi tayo na magagamit natin ang pondo bago matapos ang taon para matugunan ang poor internet connectivity at iba pang pangangailangan sa ICT ng ating mga universidad. Pangalawa, inaprubahan din po natin dito sa Senado ang panukalang budget for 2021. Siyempre, kasama po dyan ang CHED o Commission on Higher Education. At hindi natin nakakalimutan ang ating mga state universities and colleges tulad ng PSU. At sa mga universities and colleges po na ito, may kabuuan po silang budget na 783 million pesos para sa susunod na taon. Kasama rin po sa aming mga tinalakay dito sa Senado, syempre yung ating adhikain na isulong at patuloy isulong ang free tuition law. Ibig sabihin po, mananatiling libre ang pag-aaral sa kolehiyo sa susunod na taon sa pamamagitan ng 44 na bilyong pisong pondo para po sa UACTEA o yung Universal Access to Quality Tertiary Education Act. Pangatlo, patuloy po nating hinihahanda ang ating mga graduates sa pamamagitan ng iba't ibang panukalang batas na makakatulong po sa kanila sa pagtupad ng kanilang pangarap. Tulad na lang po nung ating isinulong dito, yung First Time Job Seekers Assistance Act, kung saan po lahat ng bagong graduate ay exempted na. Exempted na po sila ngayon sa bayaring sinisingil sa pagkuha ng mga dokumento sa gobyerno na gagamitin po sa pag-a-apply ng trabaho. Tulad po for example ng birth certificate, NBI clearance, medical certificate at marami pang iba. Dalawang mahalagang panukalang batas naman po ang nasa plenaryo na ngayon at ready na po tayong idepensa, ang Digital Careers Act at ang Freelancers Protection Act. Makakatulong po ito sa umiiral ng batas na ipinasa natin, yung pong work from home law, na malaki po ang maitutulong sa mga nagbabagong klase ng trabaho at mga skills requirements sa ating mga lugar na paggawa. Tunay pong minula ng bagong normal ang ating mga mata sa pangangailangan maisabay ang mga uri ng trabaho sa daluyong ng pagbabagong dala ng COVID-19 at mabilis na pag-unlad ng teknolohiya at sibilisasyon. Ang pinakaiingatan ninyong pangarap ang naging dahilan ng pagsusumikap po natin dito sa Senado at ng buong pamunuan ng PSU para tiyakin na may pagpapatuloy po ang inyong edukasyon sa kabila ng krisis na ating kinasasadlakan. Hindi po naging madali ang ating karanasan. Hindi po maikakailang naghatid ng matinding banta ang mga bagong paraan ng pag-aaral sa ating kalusugan, maging sa mental health na parehong hanay ng mga estudyante at mga kawani ng ating pamantasan. Sa kasagsagan po ng bagyong Ulysses, kumalat din po sa social media ang mga katagang do not glorify resiliency, demand accountability. We couldn't agree more to this statement. For our part, and the records will bear us out, we have exploited all the means that we know, not only to demand accountability, but to also get the commitment of all our relevant agencies to use their powers and resources to ensure that we will come out victorious as a nation. We also express our frustrations. We criticize when we feel that criticism is necessary. But we are also equally quick to praise when we see competence, when we see courage, when we see compassion. The fact that you are part of this virtual graduation also means that PSU community did all it can and practiced accountability to prevent discontinuity in learning. However, let me also tell you that as graduates of PSU
who are educated from the government's coffers, you have the moral obligation to recompense our hardworking Filipino taxpayers. As graduates, you are now part of the country's labor force. Use your education to make a difference in this beloved, in our beloved country, even in just a small corner of it. Use your talents, use your skills, and your knowledge to help our country move forward. That's what it means to be accountable on your part. I hope you will remember that. Kung sa usapin naman po ng katatagan, wala pong dudang nasa dugo ito ng bawat Pangasinense. Hindi rin po tayo mauubusan ng mga kwento sa ating kasaysayan, lalo na dito sa Pangasinan, na maaari nating paghugutan ng tatag ng loob upang harapin ang mga hamong dala ng mga kalamidad o matinding pagbabago bunsod ng new normal. Isa na po riyan ang kwento o ang alamat ni Prinsesa Urduha na kalimitang inilalarawan na isang matapang na mandirigma at tagapagtanggol ng kanyang kaharian dito sa Pangasinan daan-daan taon na ang nakararaan. Nariyan din po si Luis Edrosolan ng Suwal Pangasinan na gumanap ng mahalagang papel sa himagsikan laban sa mga Kastila noong pong 1898. Gayun din po si Daniel Maramba na nanguna sa pagpapalaya ng Santa Barbara Pangasinan sa kamay ng mga Kastila. Ngayon, dahil po sa COVID-19, tila nasa isang revolusyon din po tayo kung saan po ang ating mga health workers naman ang nagsisilbing mga sundalo. At tayo naman po sa sektor ng edukasyon ang nagsisilbing daluyan ng mga idea, pananaliksik at nagpapanday sa kakayahan para patuloy po tayong sumulong at manalo sa laban na ito ng ating henerasyon. Dahil din po sa tinatawag na Fourth Industrial Revolution na nariyan na bago pa man dumating o tumama ang pandemya, humaharap din sa malaking pagbabago ang ating mga industriya at dahil dito, kailangan pong nakakasabay o makasabay ang ating mga pamantasan sa pamamagitan naman ng Education 4.0. Kung tutuusin po, hindi lamang po natin kailangan maging mahusay at matatag sa gitna po ng bagong normal. Higit natin pong kailangan maging bukas sa pagbabago. Bukas sa pagbabago, hindi lamang po para makiagos sa pagbabago, kundi gumawa rin po tayo ng mga pagbabago. Dear friends at the PSU community and the class of 2020, let change happen. But more importantly, make change happen. Congratulations po at mabuhay ang PSU! Agyamanak, Diyosti, Agnina, kada kayo amin. Apat na taon ng pagsisikhay, kasipagan, katatagan at kahusayan. Mga kaibigan, ating kilalanin at bigyan pugay ang mga natatanging mag-aaral na umani ng tagumpay at ngayon ay paparangalan sa araw na ito. Narito ang ating pinakamamahal na Pangulo at mga pangalawang Pangulo kasama ang kanilang ehekutibong direktor. At para sa una, narito po si Marjolene Parajas Atiga, Magna Cum Laude, Bachelor of Science in Hospitality Management from PSU San Carlos City Campus. Magna Cum Laude. Tinatawagan din ang pinakamamahal na magulang para isabit ang medalya at ibigay ang diploma. Ang susunod na paparangalan, John Joseph De Vera Zarate, Magna Cum Laude, Bachelor of Secondary Education, Major in Biological Science, Pangasinan State University, Bayambang Campus. Tinatawagan ang butihing magulang. Christina Cerise
Quintos Abrigo, cum laude, Bachelor of Science in Hospitality Management, PSU Lingayen Campus. At narito din po ang kanyang ehekutibong direktor, Dr. Lorna Orbes Tondo. Tinatawagan ang buting magulang para iabot ang diploma at isabit ang medalyon. Mark Anthony Zapanta Laluan, cum laude, Bachelor of Secondary Education, major in Filipino, PSU San Carlos Campus. At narito din ang kanyang ehekutibong direktor, Dr. Adonis Bautista. Female Bautista Makayana, cum laude, Bachelor of Secondary Education, major in Mathematics, PSU Bayambang Campus. Campus Executive Director, Dr. Lisa Kimson. Taong 2014, nang tayo'y biyayaan na isang mahusay, matalino at may gininto ang pusong Pangulo. Sa loob ng 6 na taon, naging prioridad nila ang pamamahala at kapakanan ng mga empleyado at estudyante ng Pangasinan State University. Sa loob ng 6 na taon, ay nag-uumapaw na inspirasyon ang kanilang idinulot sa bawat isa sa atin. Mga kapwa PS Union, pakinggan natin ang walang kapaguran at may di matatawaran kasipagan ng Pangulo ng Pangasinan State University, Dr. Dexter R. Butet, sa kanilang talumpating inspirasyonal. Sa mga pinagpipitaga ng miyembro ng lupon ng mga rehente, sa mga katuwang at maasarang pangalawang pangulo, sa mga matisikay na ipotipong direktor ng isang mga campus, kabilang ang Open University System, sa iba pang opisyalis, sa mga walang kapagurang guro at kawani ng pamantasan, sa mga magulang kabiyang, Lolo at Lola ang mga kapatid na tiwala sa PSU para sa edukasyon ng kanilang mga anak, asawa, apo, kapatid. At higit sa lahat, sa mga pinakamahalagang personalidad sa araw na ito, ang mga magsisipag kapo sa mga pangalan na pagbati at napagtutugay ng isipan. Kagalaman ng kapiling sayo sa isang pangbihira at naiibang seremonya ng pagtatapos na ito. Sa kauna-una ang pagkatataon, pahalip na makita ang inyong mga ngiti habang inaabot ang inyong mga diploma. Makamayan at makamanan ng larawan kasama kayo ay virtual muna natin ngayon pagsasaluhan ng inyong. Walang buwan na ang nakakalipas. Wala nang magbago ang normal na pagbuhay ng lahat dahil sa pagbuhay.
kamantasan ay nakikita ko ang oportunidad sa tuliranin upang lalong patigarin ang dakilang layunin ng Pangasinan State University na tumugon sa mga hamon ng pagbabago at paglilingkura ng lingkuran ng walang pag-alita. Iniliit sa aming kalaman ang inyong pinagdaanan sa mga nakalipas na buwan. Naligalik kayo sa pangambang pakatuluyan sa kanila ang inyong pag-abot sa minimiti. Dahil kong iparala sa inyo na ang mundo ay patuloy pa rin. Hindi pagpatuloy sa pagsunod dahil sa inyong mga pangarap ay hindi nakasigurado. Ito'y nakasigurado. Sa maraming usapin sa ugnay ng pagbabagong dulot ng bagong normal, kayo na aming mag-aaral ang nauna sa aming isipan. Gusto kong ipabatid sa inyo na inanais pa rin namin iparanas sa inyo ang tradisyonal na seremonya ng pagtatapos. Subalit, bilang mga pangalawang magulang ninyo, ang inyong kapanganan at kapundan ang aming prioridad. Kayo, mga minamahal namin magsusipagtapos na tulad din namin umaharap sa bigat ng pagsubok na dulot ng COVID-19. Ang magsilbi namin dagdan upang ang buong komunidad ng PSU ay magtapos. Sa kontekstong ito, pumasok ang tanong kung paano may pagpapatuloy ng pamantasan ang pagtuturo at pagkatuto ng mga mag-aaral sa ilalim ng practical learning gamit ang online at modular na pagtuturo. Sa unang kalaman ay umiyak ng administrasyon ng mga kahinian ng bagong anyo ng pagtuturo ito ay matutunan. Mula sa pagbuo ng mga plano, paglikha ng mga matiyan, pagpili ng learning management system, pagsasanay sa mga guro at kawanin, at patuloy na nakipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan. Sama-sama natin magtawid ang edukasyon sa bagong normal. Maging ganito sa kolaborasyon, inubasyon, at pagkakaisa. Pinapatunayan lamang nito, we learn as one. Walang nag-iwang PSU. We learn as one. Ano man ang katayuan mo sa universidad, ikaw man ay profesor, instructor, kawanin, o mag-aaral ay pabilang katapitin ng layunin, maaaring sabay, pangunin ng universidad sa alo ng globalisadong mundo sa banta ng mga pagkakas. Learn as one. Dahil nananatili na tapat sa kapanin ang pangitasan sa pagiging iwarang ito sa pagtago ng kasusayan, pagkita ng karunungan at paglilingkod sa bayan. Sa patuloy na inagkatiba at mga makabuluhang hakbangin ng pamantasan, nananawagan kami sa inyo na minamahal namin magsipagtapos upang kumilos tungo sa pagpapagaling ng lingkod. Ito ang hamon sa inyo ng PSU at ng nagbabagong mundo. Buo ang aming tiwala na ang pananatili ninyo sa pamantasan ay humubog sa inyong katatagan at kabutayan na inyong matibay na pundasyon sa gitna ng kalamang. Sa panahon ito ng pangamba at kawalang kasiyahan, naway manusog na may tula ang sitwasyon ito, ang lahat na kakanayan at halagahan ninyong magandang. Sa tuluyan ninyong pagpasok sa mundo ng trabaho, nariyan pa rin ang takot ng pagkakabalita
pagtutubali na kailangan mo pagpatuloy para sa inyong sarili, para sa mga kapwa, para sa bayan, at para sa tulad. At para po sa mga magulang at iba pang miyembro ng pamilya na nagsakripisyo, kapag-aral lamang ang mga kabataan ko. Gusto ko po paalala lagi sa inyo. Isang maaliwalas at mabiyayang araw sa ating lahat. Isa pong malaking karangalan sa akin ang makapagsilita sa inyong harapan. Alam kong ang Diyos ang nagbigay sa akin ng pagkakataong ito, kaya't di ko siya bibiguin. Nagsimula ako sa isang munting pangarap upang makapagtapos sa kursong aking pinili. Isang pangarap na sa una'y mahirap dahakin at abutin. Ang mga salitang, "Bakit ka dyan nag-aral? Bakit yan ang kursong kinuha mo? Bakit? Bakit? Bakit?" Nakakapanghina ang mga tanong na ito kapag ikaw ay walang matibay na pananampalataya sa iyong munting pangarap. Ang pangarap ay isang bagay na binabaliwala ng iba, ngunit marami itong magagawa pag may naniniwala. Nang dahil sa pangarap, ang isang ordinaryong mag-aaral noon ay nakatayo at nagsasalita sa harap ninyo ngayon. Pagkakaisa at paniniwala, ito ang nagsilbing sasakyan ko tungo sa aking pangarap. Naabot ko ang aking pangarap dahil sa mga taong malapit sa akin na naniwala at nagkaisa upang marating ko ito. Inihahalin tulad ko ang aking pangarap sa isang bangka. Ako at ang mga tao sa aking paligid ay sama-samang nagsasagwan marating lang ang aking pangarap. Kung ang mga tao sa aking paligid ay hindi naniniwala at hindi nagkakaisa, maaaring matagalan ako sa pag-abot ng aking pangarap o hindi na ako makarating dahil lumubog na ang aking bangka. Tunay nga na wala tayong mararating kung walang pagkakaisa. Bilang pagwakas, nais kong magpasalamat sa ating bisyonaryong pangulo ng ating pamantasan, Dr. Dexter R. Butet, na walang ibang hinangad kundi mapaganda ang ating paaralan. At sa lahat ng gurong gumabay at humubog sa akin, pagbati Batch 2020, patuloy nating liparin ang ating mga pangarap. Isang araw na puno ng pag-asa sa ating lahat. Sabi ng marami, libre daw ang mangarap. Oo nga po, libre ang mangarap. Pero hindi libre ang pag-abot sa ating mga pangarap. Dapat ay nakahanda rin tayong gawin ang lahat makamit lamang ito. Hindi dapat maging issue kung ano ang ibato ng buhay sa atin. Ang issue rito ay kung paano tayo tutugon. Hindi naging madali ang aking naging lakbayin. Dumaan ako sa maraming malubak na daan. Hindi dahil naging bulakbol ako o naging pabaya, sadyang napakahirap lang ng aming buhay. Noong ako ay nakikipagtagisan para sa 2019 Jose Rizal Modelong Estudyante ng Pilipinas, nakaharap ko ang mga pinakamahuhusay na leader estudyante mula sa iba't ibang universidad ng bansa. Pakiramdam ko noon, bumabangga ako sa di matibag na pader at tila ba imposible na ako ay magwagi. Subalit, bilang isang PS Union, natuto akong huwag ibangga ang aking sarili sa di matibag na pader, kundi gumawa ng tulay gamit ang matibay na pader. Maraming nagsasabi sa akin na tila ba sinusubok ang aming batch dahil sa pagsulpot ng COVID-19.
Ito na marahil ang pinakamatayog at pinakamahirap na tibaging pader ng aming henerasyon. Pero bilang magsisipagtapos sa panahong di normal, napatunayan natin ang ating kagustuhang magtagumpay at makaalpas sa masalimuot na hamon na ating kinahaharap upang ipamalas ang ating tatag at husay sa panahon ng bagong normal. Baon ang lahat ng turo ng pamantasan, buong tapang kong haharapin ang mga pagsubok na dala ng bagong normal para sa pamilya, mahal sa buhay at bayan. Taos puso ang aking pasasalamat sa buong pamunuan ng Pangasinan State University, lalo na sa bisyonaryong Pangulo, Dr. Dexter R. Butted, at sa lahat ng aking mga naging guro, tagapayo at tagasanay. Iniaalay ko po ang aking pagtatapos sa aking mga magulang. Ahon at Sulong, Batch 2020. Isang mabiyayang araw sa ating lahat. Dumating na ang araw na ating pinakahihintay. Naudlot man ito dahil sa pandemya ang dulot ng COVID-19. Ang araw ng pagtatapos ng ating buhay kolehiyo. Puno man ng hamon ng aking daang tinahak, hindi ito naging dahilan ng aking pagsuko sa aking mga pangarap. Bagkus, pinanghawakan ko ang salita ng Diyos sa aklat ng Filipos, Kabanata 4, Talata 13, na nagsasabing, ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Pangarap na pinagsumikapan ko bilang alay sa ating Diyos na buhay at sa aking mga mahal na mga magulang. Maraming salamat sa Ama nating nasa langit dahil sa kaloob niyang kalakasan at karunungan. Sa aking mga magulang at pamilya, sa pagmamahal na walang kondisyon at sa walang sawang pagsuporta upang maabot ko ang aking kinakatayuan ngayon. Sa Pangasinan State University, sa pamumuno ng ating kapita-pitagang Pangulo, Dr. Dexter R. Butted, aking buong pusong pasasalamat sa pagbubukas ng pintuan ng mga oportunidad para sa aming lahat. Sa aking mga mahal na guro, sa mga aral at dunong na inyong ipinamahagi sa amin, at sa pagbuo ng aming pagkatao para maging pinakamahusay na bersyon ng aming sarili. Sa aking mga kaklase at kaibigan na naging karamay ko sa lakbaing ito, maraming salamat. Sa mga kapwa ko magsisipagtapos, maligayang pagtatapos sa ating lahat. Naway gabayan tayo ng Diyos sa ating gagawing desisyon para sa ating kinabukasan. Husayan po nating lahat at laging isaisip ang mga aral na ikinintal sa atin ng ating pinakamamahal na Pangasinan State University. Muli, maligayang pagtatapos sa ating lahat. Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Nawika ko noon sa aking sarili na tila ako basta-basta magtatapos. Sa halip, magtatapos ako ng may karangalan. Baon ang determinasyon ay buong tapang kong hinarap ang aking pangarap. At ngayon, makalipas ang 4 na taong pakikipagbuno, ay heto na ako't ang pangarap na aking binuo sa aking isip ay isa ng katotohanan. Magagawa ko ang lahat ng bagay dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Jesus na aking Panginoon. Ito ang mga salita ni Lloyd na naging santigan ko upang malampasan at mapagtagumpayan ang isa sa pinakamatinding laban ng aking buhay, ang buhay kolehiyo. Kung kaya't una sa lahat ay nais kong ibalik sa Kanya ang papuri at pasasalamat. Sa pagkakataong ito, ay nais kong pasalamatan ang lahat ng mga taong naging bahagi ng aking makulay na paglalakbay. Una, salamat sa aking pamilya. Mama, Papa, ang tagumpay na ito ay para sa inyo. Salamat, Pangasinan State University, San Carlos Campus.
ang aking naging tahanan sa loob ng 4 na taon. Salamat sa lahat ng aking naging instruktor na tumayong aking 2 magulang. Salamat din sa aking mga kaibigan na tunay ngang maaasahan sa lahat ng pagkakataon. Salamat din sa mga taong nakasama kong nanalangin. Tunay nga pong narinig ng Diyos ang ating mga panalangin. At higit sa lahat, maraming salamat sa ating masigasig at napakabuting Pangulo ng PSU, Dr. Dexter R. Butted. Sa aking pagtatapos ay nais kong iwanan ang mga salitang ito. Huwag po tayong tumigil mangarap. Sapagkat hanggat may dugong nananalaytay sa ating mga ugat, ay may pag-asa. Laban lang. Muli, marami pong salamat. Mabuhay tayong lahat. Isang napakasayang araw sa ating lahat. Maihahalin tulad ko ang batch na ito sa isa sa mga pinakapaborito kong panghimagas ng mga Pilipino, ang halo-halo. Sapagkat para itong pinaghalo-halong mga sangkap ng emosyon, edad, ugali, personalidad at mga problema ng mga estudyante. Kung may kulang na sangkap, hindi magiging buo ang pagkatao ko. Hindi ko matututuhang tumayo sa sarili kong mga paa. Masaya ako ngayon dahil isa ako sa mga estudyanteng magsisipagtapos sa taong ito. At isa sa mga inaasam-asam ng mga estudyante ay ang makaakyat sa entablado upang tanggapin ang mga parangal at diploma. Subalit dahil sa pandemya, ito ay naudlot at tila ba nawalan na ng pag-asang muling masilayan ang mga ngiti ng mga estudyanteng magsisipagtapos. Kaya sa araw na ito, lubos akong nagpapasalamat, lalong-lalo na sa walang sawang suporta at pagmamahal ng aking mga magulang. Kaya sa aking mommy at daddy, congratulations po sa inyo dahil nakapagtapos na sa kolehiyo ang inyong bunso. Nagpapasalamat din ako sa kuya at ate ko na tumulong din sa aking makapag-aral. Sobra-sobra ang pasasalamat ko sa Pangasinan State University, lalong-lalo na sa ating butihing presidente Dr. Dexter R. Butted at sa mga taong nag-organisa at nasa likod ng lahat ng planong ito sapagkat nagkaroon po kami ng pagkakataon na maranasan ang aming pinaka-aasam-asam na graduation. Hindi ko rin alam kung paano ko pasasalamatan ang lahat ng mga naging guro ko. Sa lahat ng taong naging parte ng buhay ko bilang estudyante at sa mga guro sa Departamento ng Agham at Sipnayan na tumulong sa paghasa ng aking kakayahan. Sa kabila ng krisis pang kalusugan, hindi nyo kami binigo na maranasan ang isa sa pinaka-espesyal na selebrasyon sa aming buhay. Maligayang pagtatapos, Batch 2020. Panunumpa ng katapatan ng mga magsisipagtapos. Mangyari pong kayo ay tumindig sa inyong kinalalagyan ngayon. Itaas ang inyong kanang kamay at sumabay sa akin. Taus-puso akong nanunumpa bilang isang kapagtapos sa Pangasinan State University. Nasisikapin kong maging tapat sa lahat ng panahon sa misyon, tunguhin at prinsipyo ng pamantasan. Mamumuhay ako ng marangal at hindi gagawa ng anumang bagay na ikasasama ng kanyang pangalan. Iniaalay ko ang aking buhay, husay at talino bilang kapaki-pakinabang na mamamayan ng Pilipinas. Ilalaan ko rin ang aking kadalubhasaan para sa pangangailangan ng industriya at ng iba pang sektor sa nasyonal at internasyonal na komunidad. Sa pagsasagawa ng lahat ng ito, ay nagiging gabay ko ang mga kaalaman at halagahan na ipinunla sa akin ng pamantasan. Tulungan nawa ako ng dakilang lumikha. Bilang opisyal ng nagawaran ng inyong mga degree at nakapanumpa ng katapatan bilang nagsipagtapos sa pamantasan, ngayon naman kayo'y manunumpa ng katapatan bilang bagong kasapi sa organisasyon ng alumni ng ating pamantasan.
At upang pangunahan kayong lahat sa inyong panunumpa, narito po ang pansangay na tagapamanihala ng lalawigan ng Division ng Lalawigan ng Tarlac, nagtapos po sa PSU Bayangbang, Dr. Ronaldo A. Puzon. Magandang araw po sa lahat ng mga nagsipagtapos sa kanilang mga magulang, mga panauhin, mga kawani, guro at pamunuan ng Pangasinan State University. Ang pagpapala ng Panginoong Diyos ay sumainyo. Ang bahaging ito ng ating palatuntunan ay ang panunumpa ng mga nagsipagtapos sa samahan ng mga mag-aaral ng Pangasinan State University. At sa puntong ito, mangyari po na lahat po ng mga nagsipagtapos ay tumayo sa inyong kinaupuan o kinalalagyan at itaas po ang inyong kanang kamay at sumunod po sa aking sasabihin. Ako si, banggitin po ang inyong pangalan, na nagtapos sa kursong ang inyo pong natapos na kurso, ay buong pusong nanunumpa na gagampanan ko ang napiling propesyon ng may paggalang sa mga alituntunin ng Pangasinan State University at sa batas ng Pilipinas. Aking itataguyod ang pinamana nitong husay sa ikabubunyi ng kanyang pangalan. Ako'y nangangako na magiging tapat at susuporta sa mga adhikain at programa ng asosasyon ng alumni ng pamantasan. Lahat ng ito ay aking tutukdin ng walang anumang pasubali o pag-aalinlangan. Kasihan nawa ako ng Diyos. Ang abaray na dayaw ay nangangahulugan ng sablay o banda ng karangalan sa Filipino. Ito ay simbolo ng karangalan na laging magpapaalala sa inyo ng mga paghihirap, sakripisyo at pagsisikap na inyong ginawa matapos lamang ang inyong pag-aaral. Mga minamahal naming PS Unions, ng batch 2020, pagkatapos ninyong ilipat ang inyong abaray mula sa kanan patungong kaliwang balikat, ito na po ang inyong pinakahihintay, ang paghahagis ng inyong abaray paitaas. Sabi nga nila, kung gaano kataas ang iyong paghagis, ay ganun din katayog o kataas ng iyong pangarap. Handa na ba kayo? Sa aming hudyat at bilang na tatlo, ay sabay-sabay ninyong ihagis ang inyong abaray. Isa, dalawa, tatlo, hagis! Your banner.
ng pagmarcha ng mga sagitan. Watawat ng ASEAN, watawat ng Pilipinas, at watawat ng Pangasinan State University. Sa pagtatapos ng ating seremonya, saksihan po natin ang pagbaba ng simbolo ng kapangyarihan ng tanggapan ng Pangulo sa pangunguna po ng legal officer ng pamantasan, Attorney Darius D. Guzman. Ang mahal na Pangulo, Dr. Dexter R. Putin. Miyembro ng grupo ng presidente, mga pangalawang Pangulo, mga magsisipagtapos na nagkamit ng karangalan kasama ang kanilang mga magulang. Ang makasaysayang virtual na seremonya ng pangkalahatang pagtatapos sa Pangasinan State University. Paano ba tayo magkakaisa sa panahong malayo sa isa't isa? Sa gitna ng panahon kung saan para bang unti-unting tumitigil ang ikot ng mundo, nananatili pa bang maliwanag ang pag-asa? Sa panahong puno ng pangangamba at takot sa paligid na may nakabibinging katahimikan, nagbabadya pa ba ang katiwasayan at kapanatagan? Paano tayo magkakaisa sa panahong malayo sa isa't isa? Sadyang mabilis ang mga pagbabago sa daigdig natin sa kasalukuyan, kasabay ng paglalaro ng araw at buwan, kay bilis din nating natunghayan ang mga bunga ng pandemyang nagdulot ng dilim sa karamihan, sa kalusugan, sa ekonomiya, sa seguridad, at higit sa edukasyon. Sa gitna ng pandemya, ano nga ba ang magiging papel ng mga kabataan sa bagong normal? Saan nga ba lulugar ang mga tinaguri ang pag-asa ng bayan? Kailan magiging makabuluhan ang lahat ng oras, pawis, pangungulila at sakripisyo nila? Bagong normal. Sa bagong pagbati at pagsalubong, sa kabila ng limitasyon na dulot ng mga pangyayari, nananatiling matatag at matibay ang puso ng mga kabataan para yakapin ang makabagong panahon. Kasama ang bawat miyembro ng mamamayan sa bagong pag-alalay at pagtulong. Sa bagong pagngiti mula sa mga mata. Sa bagong pakikisalamuha at pagpuri. At sa bagong pagyayabong ng dumo. Hindi susuko para magbigay ng pag-asa ang bawat isa. Hindi matitinag para maging inspirasyon sa ibang kabataan sa lipunan. Mananatiling huwaran ng kahusayan, huwaran ng kaunlaran, huwaran ng katatagan. Mula sa kabataan, para sa kabataan, kasama ang kabataan. Buong pusong tinatanaw ang liwanag sabay sa pag-agos ng bagong normal.